Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Bumaba na nga kami doon ni Smiley at pinauwi ko na si Roger. Nauna, maglalakad na lang ako kami pa uwi. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam paano nakawala. Paliwanag pa rin ni Sylvia. Ipasok mo na sa loob sa Almira. Ako na maghahanap kay Smiley. Utos ni Charles sa kasambahay. He kissed Almira's forehead. Don't cry. Tumango siya pero sumigok pa rin. Hindi niya maitago ang sakit ng kalooban niya. Bakit naman kung kailan masayang masaya siya, ay saka naman may biglang kalungkutan na darating sa kanya. Kahit sabihin na pwede siyang bumili ng mga pusa, hindi mapapalitan si Smiley kahit na 10 pusa pa. Nag-iisa iyon sa puso niya at kasama niya iyon sa lahat ng saya at lungkot sa buhay niya. Nagbihis siya at matamlay na kinuha ang kanyang smartphone. She walked towards the door. Lumabas siya ng kwarto. Walang tigil si Sylvia sa paghingi ng tawad sa kanya kanina pero wala naman itong kasalanan. Yun ang pinaka-safe na subdivision sa lahat at wala doong magnanakaw. Alam niyang tiwala ang kasambahay na walang mangingialam sa alaga niya. Kaya lang, bakit naman pusa na lang ay kinuha pa? CCTV. Tama, yun ang solusyon. Agad siyang lumabas ng bahay para puntahan si Charles. Hila niya ang pedicab dahil yun naman ang alam niyang manihuhuhin. Kung kotse ang dadalhin niya, baka lahat ng mansyon doon ay banggain niya. Lumabas siya ng gate at papasakay na lamang doon ay bigla namang nag-vibrate ang smartphone niya. Agad niya iyong tiningnan at si Lovely ang nag-text. Bunso, hindi namin alam ni Val kung paano sasabihin sa'yo. Hindi sana namin sasabihin kaya lang baka hindi kami matahimik. Napakunot noo siya. Anong problema ng mga ito? Bakit? Ano yun? Mag-usap kayo kasi ng boyfriend mo. Parang may issue. Issue? Naghahalikan sila ng babaeng anak ni Mayor. Tapos may plano daw sa'yo. Nakita namin kanina sa hotel. Diyos ko. Taig pa niya ang dinaguka ng langit sa sinabi ni Lovely. Magsinungalin na lahat sa kanya pero hindi ang mga kaibigan niya. Alam niyang hindi sisiraan ni na Lovely si Charles dahil boto iyon sa lalaki. Pero paano nangyari na naghahalikan? Awang ang mga labi na hindi makagalaw si Almira. Nakatingin lang siya sa screen ng smartphone at kahit simpleng pag-type ng message ay hindi niya magawa. Nanginginig ang mga kamay niya. She doesn't want to overthink but she remembered Francis. Nagsalita din iyon na kailan lang daw ay mag-on pa ang dalawa ni Charles at ni Gina. Nakita niyang pumatak ang luha niya sa smartphone nang imulat niya ang mga mata. Sabi, kukunin ang bilyones at ikakama ka? Diyos ko, hindi namin alam. Alamin mo ha, bunso? Huminga siya ng malalim pero purong sakit lang ang naramdaman niya. Hindi na niya magawang sumakay sa pedicab. Natatakot siyang makausap si Charles. Dahil baka kung totoo ang lahat, hindi niya alam kung paano siya magre-react. Isang kotseng itim ang tumigil sa may tapat niya at mula roon ay bumaba si Gina. Pangisi-ngisi ang babae at may bit-bit na itim na bag na may itim na ribbon. Happy 18th birthday, dear Trash! Humalakak ito habang nakatingin sa kanya tapos ay parang nang iinsulto na kinaawaan siya. You will never forget this birthday of yours because this will remind you how stupid you are and you will lose everything. Babalik ka sa basurang pinanggalingan mo kapag hindi ka nagpakatalino. Minabawian ka lang ng boyfriend ko dahil sa pagpasok mo sa kumpanyang pinayaman niya. Ambisyosa ka? Boba, umising ka sa katotohanan na basura ka at ang lalaking pinapantasya mo ay nasa trono. Hindi bagay sa basurang kagaya mo.
Nakataas ang kilay na sabi nito sa kanya pero agad niyang inagaw ang dala nitong paper bag at inihampas sa mukha nito. Iyong iyon ang boyfriend mo dahil magkakulay naman kayo. Pareho kayong mas pa sa nabubulok na basura ang sama ng mga ugali. Ouch! Wala siyang tigil sa paghampas dito at sa galit niya ay hinawakan niya ang buhok at saka pilit na ikiniskis sa mukha nito ang dalang itim na regalo daw na hindi niya alam ang laman. Mabilis na kumuwala si Gina at sumakay sa sasakyan. Demonyo! Demonyo ka! Umiiyak na sigaw niya. Maya-maya ay tumatakbo na si Roger papalabas at nilapitan siya. Ang mga magulang naman niya ay kadarating lang mula sa pamimili, siguro sa mall. Pero sa galit niya ay kinuha niya lahat ng mga dala noon at isinakay niya sa pedicab. Anak, nahabag na sabi ng mama niya. Nawawalang pusa ako. Hindi ko alam kung sinong kumuha. Tapos yung kaibigan ko nagsabi sa akin na si Charles, ang boyfriend ko'y may kahalikan. Si Gina, sa hotel. Tapos yung babaeng yun, yung kaalis lang, may dalang itim na regalo. Sasabihin sa akin na binabuhayan ako ni Charles dahil sa pagpasok ko sa kumpanya. Yung sinasabi ng babae na yun, katulad ng sinasabi ng mga kaibigan ko, para ko ng kapatid. Kaya akin na to, isasaksak ko ito sa baga niya. Garalgal siya at namamaos sa pag-iyak. Pero kahit na anong sabihin niya, hindi nababawasan ang sakit ng kanyang kalooban. Humagulhol siya. Sige anak, ibalik mo ng lahat at aalis na tayo. Mas gusto kong tumira sa basurahan na nakikita kang masaya at buhay kaysa nandito tayo sa subdivision na mayayaman pero lumuluha ka naman. Seryoso ang sabi ng papa niya. Doon naman ito. Paano ho kami ni Ate Sylvia? Tanong ni Roger. Bumalik ka kay Doña Esmeralda. Isama mo si Sylvia. Ayokong maging lutong kalamay ang anak ko. Hindi ko pa iyan nakitang nasaktan ng ganito. Hindi ko kaya. Naluha ang ama niya kaya lalo siyang napaiyak. Sumampa siya sa pedicab. Mag-impake na kayo dahil aalis na tayo. Pagbalik na pagbalik ko. Hindi niya alam kung anong magiging paliwanag ni Charles sa kanya pero iisa ang alam niya. Hindi niya siguro kayang paniwalaan ang sasabihin noon. Ang masaya niyang pangarap ay nagkaroon ng pilat. Paano niya ibabalik ang dating saya sa tabi ni Charles kung pakiramdam niya ay hindi pa niya iyon totoong kilala? Pumasok siya sa loob ng bakuran ng mga Adamson at lalo siyang naluha nang makita si Doña Esmeralda na nakangiti sa kanya. Ang saya na sana, peke pala ang lahat ng naranasan niya. Iha, ang dami mong dala. Bakit umiiyak ka? Nakatitig siya sa babae. Ito, sigurado siyang mabuting tao. Pero ang lalaking kinahulugan niya ng loob, ano? Pasensya na po kayo, Doña Esmeralda, sa gagawin ko. Anya saka pumasok siya sa loob ng bahay. Charles? Walang paalam siyang pumanhik sa hagdan. I'm here, bebe. Anito sa may paana ng hagdan kaya bumalik siya. Bebe? I talk to... Hinampas niya ito ng mga paper bags na bit-bit niya. At kung gulat ito, ay di hamak na mas gulat sa Doña Esmeralda. Talk to whom? Gina de la Serna? Isinalyan niya rito ang iba pang paper bags. Ayan! Ayan ang mga bagong pamili ng mga magulang ko galing sa pera mo. Sa'yo na lahat para sumaya ka. Pahingin ballpen at papel. Sigaw niya. Hindi makakilos si Charles at nakatingin lang sa kanya. Ballpen at papel! Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na lahat. Alam ko ng plano niyo na kukunin mo ang lahat ng nakuha namin na shares. Diyos ko, Charles! Bulalas ni Doña Esmeralda. Sobra pa nakuha mo, diba?
Lahat binigay ko na sa'yo, di ba? May interes pa. Ballpen at papel! Gigil na bulyaw niya rito. Maras niyang pinahid ang mga luha at nariyan na ang katulong. May dala ng hinihingi niya. Gumawa siya ng sulat na lahat ng ibinigay sa kanila ng pamilya Adamson ay ibinabalik na niya. Kasama ang lupa at bahay. Kasama pati ang salon na ipinagagawa niya. Abogado ang nanay mo. Siya na rin ang witness dito. Ibinabalik ko sa iyo lahat. Daloo nga pala. Pera lang ang nagpapasaya sa iyo sa mundong ito. Ang tanga ko lang dahil basura ang tingin mo sa akin pero umasa ako sa imposible kaysa sa pagtama sa loto. Iyon na rin ang tiket ng tatay ko. Baka sakaling makadagdag sa yaman mo. Tinalikuran niya ito kahit na ang sakit-sakit ng kalooban niya. Aren't you... Mahinang tanong ni Charles. Aren't you going to let me explain? Explain? Lumingon siya. Oh, papaniwalain mo na naman ako sa isang kasinungalingan dahil nasa harap natin ang mama mo. Hindi ko alam kung kaya kitang paniwalaan dahil nakilala kita. Mahal mo lang ay pera. Sabi mo wala na kayo. Humikbi siya. Pero nag-ahalikan kayo sa hotel. Sa mismong pictorial ng birthday ko. Paano mo nagawa yun? Binigay ko naman sa iyo lahat. Agad-agad. Kasi siguro bata pa lang ako. Minahal na kita sa bawat araw na namamasura kami ng tatay ko. Tuwing papadaan ako sa billboard mo. Ayoko lang sigurong aminin na kaya hindi ako nagpapaligaw sa iba. Eh dahil umaasa ako na isang araw, maaabot kita. Pero hindi pala. Humakbang siyang mabibigat ang mga paa at tumingin siya kay Esmeralda. Maluha-luha ang babae. Sorry po. Anya na lang. Almira. Ani yun. Tumakbo siya papalabas at masakit ang kalooban na sumakay sa kanyang pedicab. Naging matayog siguro ang pangarap niya na hindi pala kayang abutin sa hinaharap ng ganoon kadali. Kaya bigla rin ang pagbagsak ng lahat pagkatapos ng ilang linggong saya at kilig. Charles Payne is incomparable, yet he embraces it with all his heart. He is really a changed man now. Tanggap niya ang bunga ng pagkakamali na akala niya ay basta na lamang mabubura ang plano niyang pilit na sana niyang kinakalimutan. Dapat sa ikalawang pagkakataon na nag-umpisa ulit sila ni Almira. Nang pumunta iyon sa opisina, nagsabi na siya at hindi naglihim. He thought wrong. Akala niya kapag nag-break sila ni Gina ay sapat na, pero hindi pala. Kahit nagaano pa dapat siya katakot na magalit sa Almira, sa pagsasabi niya ng katotohanan, nagtapat pa din siya. That's the real meaning of love. He was also cheating by then because he intended to hide his real purpose for drawing near her at first. Ngayon nasa harap na siya. Nasa harap na niya ang kabayaran sa kasalanan niya. Pero ang mas masakit, umiiyak ang babaeng mahal niya ng tunay. Galing lang siya sa salon at kinausap si Dante sa telepono. Inalam niya kung sino ang kumuha kay Smiley. Akala ng iba'y walang CCTV sa parte na iyon ng subdivision na wala pang mga bahay. Pero pinalagyan niya at siya lang nakakaalam at si Dante. Gina was the one who stole Smiley. The woman had been following Almira's car. Simple lang, nang bumalik iyon sa hotel at gumawa ng eksena sa kanya, nakuha na noon si Smiley. Kapag pinatay noon si Smiley, baka mapatay din niya si Gina. Anak, hindi mo ba siya susundan? Ano bang ginawa mo? At umiiyak siya. Anak, hindi mo ba siya susundan? Ano bang ginawa mo? Umiiyak na napaupo si Esmeralda sa sofa. Nilapitan niya ang ina at hinalikan sa noo. I have to do something first. Maang na napatingin ito sa kanya. Something? May mas importante pa ba sa nasasaktan mong girlfriend? Just trust me, ma.
trust you. Maktol nito. Ang tanda mo na, mali-mali ka pa. Kung ano-ano pang pinaplano mong masama. Diyos ko, Charles, hindi ka namang pinalaking ganyan. Ma, that's enough for now, please. Naluluhang pakiusap niya. Sobrang sakit din sa dibdib niya. Kaya lang kailangan niyang maging matatag. Kung hahayaan niyang lamunin siya ng sakit at lungkot, takot, mas lalong wala siyang magagawa. Isa pa, kasalanan niya kaya magdusa siya. Pero hindi ibig sabihin na isusuko siya. Kung nakaya niyang magpayaman kahit halos dumapa sila, bakit hindi niya kayang pagsumikapan na bawiin ang reyna ng buhay niya? Pero babawiin mo siya. Mahal mo siya. Gusto ko siya. Mas gusto ko siya, ma. Mahal na mahal ko siya at oo, babawiin ko siya kahit ano pang kapalit. Niyakap siya ng ina at alam niyang naaawa din ito sa kanya. He has to get Smiley first. Tumayo na siya at lumabas ng bahay. Sakay ng motor niya ay mabilis siyang nagmaneho para puntahan si Gina. Hindi niya palalampasin ang ginawa noon, lalo na ang pagkuha sa alaga ni Almira. Habang nagmamaneho ay hinanap niya sa blacklist ang numero ng dating girlfriend. When he contacted it, it rang. Where are you? Pilit niyang pinaganda ang boses para magmukha siyang ayos dito. Why? Matabang na tanong nito. I want to see you. Why? To talk about things? I'm driving. I'll pull over and meet you in front of Shakey's at sa corner. Okay, bye. Take care. Pinatay agad niya ang tawag at saka siya nagmaneho ng mas mabilis pa sa takbo niya. Sa pinakamalapit na daan na siya dumaan at tumigil siya sa sinabi ni Gina na lugar. Naroon na siya nang dumating ang babae at pagkababa noon ng kotse ay nakangiti siyang lumapit. Kinuha niya ang susi sa kamay nito at dumiretso siya sa likod ng kotse nito. What do you want to talk about, babe? He opened the trunk lid of her car. Charles! Saway ni Almira pero sinalubong na siya ng ngumingiyaw na pusa sa loob ng kulungan. Agad niyang kinuha iyon at ibinigay kay Gina ang susi. Come on, Gina. You're better than this. You don't have to put yourself down just because you're jealous and mad. You're an educated woman. Better than catnapping. I hope you get your fair share now. Almira knew it and she broke up with me. But I'll get her back. I love her and I hope you'll find your true happiness as well. Gina, goodbye. Hinalikan niya ito sa noo at umiyak na lang ito. Wala nang sinabi na kung ano paman. Umalis na rin siya, bitbit ang pusa. Aalagaan na muna niya si Smiley kahit na wala siyang hilig sa mga hayop. Dahil ayaw niyang mamatay ang mga iyon at naiiwan siyang umiiyak. He's weaker than Almira. Yun ang hindi alam ng girlfriend niya. Usap-usapan si Almira sa eskwelahan. Ilang araw ang nakalipas matapos nilang bumalik sa dating tirahan. She has money. Hawak niyang 1 milyon na kinita niya sa kumpanya. Bakit niya isusoli iyon? E gumugol naman siya ng oras sa pakikinig sa mga meeting doon na ayaw naman talaga sana niyang pakinggan. Binili niya ang maliit na salon na pinapasukan ni Lovely sa halagang 1 milyon. Maswerte siya na parang inayunan pa rin siya ng langit dahil for sale na raw ang rides at mga kasangkapan. Ipakikita niya na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Malungkot pa rin siya dahil hindi na nakabalik sa kanyang alaga niyang sa Smiley. Iniiyakan pa rin niya iyon tulad sa pag-iyak sa nasugatan niyang damdamin. Bunso, tinatanong nila kung tuloy pa ang debo mo. Malungkot na sabi ni Tina sa kanya. Nasa kantin sila. Tumingin siya sa mga kaklase. Itutuloy ko pa ba? Di na ako mayaman. Tuloy! Sigaw ng mga iyon. Ngumiti siya ng malungkot. Alam niyang gusto ng mga kaklase niya na mag-party kaya kahit na malungkot siya ay pagbibigyan niya ang mga ito. Kasado na ang lahat doon at alam niyang hindi na iyon mababawi ni Charles. Nakapagbayad na si Angie sa hotel mula venue hanggang sa pagkain. Sabado ang kaarawan niya at Biyernes pa lang ay naroon na sila ng mga kaibigan niya at kaklase para sa paghahanda.
daig pa nga niyang ikakasar sa bongga ng lahat. Yun lang, wala na siyang escort. Papa niya na lang. Iyon ang kaisa-isang lalaking totoo ang pagmamahal sa kanya, na kahit buong buhay na pinangarap na yumaman, pinakawalan, wag lang siyang makitang nasasaktan. Sayang, sayang ipinakitang pagmamalasakit ng mga magulang niya kay Charles. She changed her number and deactivated her TikTok account. She got another blessing just yesterday. Umabot na sa kota ng viewers ng YouTube ang channel niya. Ang mga contents doon ay mga sayaw niya. Noon hindi siya popular pero dahil siguro sa pag-upload niya ng video ng isang Charles Adamson, humakot siya ng maraming viewers at followers. Kaya lang, paano siya magkakaroon ng tuloy-tuloy na sahod o share? Wala na siyang ilalagay na content dahil tapos na ang lahat. Baka mawala na rin siya ng followers at viewers dahil balik na siya sa basurahan na dating tinitirhan. Friday ang punta natin doon sa hotel. Anyas sa mga kaklase. Naghihiyawan ang mga iyon at natawa lang ang mga guro na may imbitasyon. Nakakahiya. Parang gusto na niyang magpalamon sa lupa. Parang isang araw siya sa Cinderella tapos biglang nagising sa panaginip. Pobre pa rin pala. Isang basurera na magdedebu sa isang 5-star hotel. Kung siya lang ay hindi na iyon itutuloy. Kaya lang, para sa kasiyahan ng mga taong umasa roon ay gagawin niya kahit na alam niyang siya ang pinakamasasaktan sa lahat. Bunso, hindi mo ba talaga siya balak na papagpaliwanagin? Malungkot na tanong ni Tina sa kanya. Kasi sa nakita namin, parang ang hirap para sa isang Charles na magpanggap kung pagpapanggap man iyon. True, sang-ayon ni Lovely. Sinabi namin sa iyo nakita namin hindi para masaktan ka o ano paman. Gusto namin na maging honest sa iyo at malaman mo ang totoo. Kaya lang, hindi mo naman pinapagsalita. Hayaan na natin siya mga sis. Ganyan naman talaga ang kasabihan, di ba? Naiintindihan ko si Bunso kasi nagulat siya. Nasaktan siya. Hindi niya siguro alam kung kaya niyang paniwalaan si Charles. Saka naniniwala ako na kung totoo yun, hindi nun nahayaan na tuluyan na mawala ang bebe niya. Hintayin natin siya. Ayaw niyang umasa. Tumingin siya sa labas ng kantin at daig pa niya ang naengkanto nang makita si Charles na nakatayo sa may puno. Pumikit siya at kinusot ang mga mata pero pagtingin niya ay wala na. Pati naman mata niya, hindi niya kakampi. Nakakainis. Charles, kiss Smiley. Malambing na ikiniskis ng pusa ang ilong sa mukha niya habang nakaupo siya sa lounge sa may swimming pool. He's not talking for days and Smiley is the one which makes him happy at that moment. Bagay dito ang pangalan. Tinititigan niya ang pusa sa mata at napangiti siya nang maalala ang amo nitong malambing pero ubod ng tapang. A hand patted his shoulder so he looked up. It's his father. How are you, son? Tomorrow is Amira's big day. And so was my day. Hindi ka ba pupunta sa hotel ngayong gabi para handa ka? Naupo ito sa upuang metal. Handa naman ako, papa. Handang masigawan. Nagkatawanan silang mag-ama. You love her, really? Don't you? Tumango siya dito. I do. That's why you transferred everything to her name? Nakaarko ang mga kilay ng ama niya kaya bahagya siyang yumuko at lumabi. It will never make sense if she never comes back pa. Those will never make me happy again. Even before she found out the plan, which I decided not to do anymore. I already made up my mind that I will give her the ticket on her birthday and also give her the shares you already given her. But things went wrong. Naluluha siyang napakibit balikat. Oh no, my boy, things never went wrong. It went right because that was a test. This is a test. Ito ang magpapatunay kay Almira na totoo ka sa kanya all this time. Kung desisyon mo na ibigay sa kanya ang lahat ng meron ka, go ahead. Ikaw ang naghirap niyan. At kung niya na magpapasaya sa'yo, sa kalooban mo, we'll support you. Matanda na kami ng mama mo.
ang magpapasaya na lang sana sa amin, Apo. He chuckled. Too early. Bata pa si Almira at may pangarap. Bata. Bata nga pero malay ba niya kung nakabuo na siya? He made love with her without protection. Not just once or twice. Pupunta na kami ng mama mo. Wala kaming sasabihin na kahit na ano. We expect cold treatment from them. But we'll just accept it for your happiness. Pansamantala lang naman yun na cold treatment na iyon. Umiling siya sa ama. They will never treat you that way pa. They are good people. Kahit na ang alam nila'y sinadya kong saktan ng baby nila, they will still respect you. I've known Papa Juanito and Mama Ignacia for a short while, but it seems like I've known them a lifetime. You were right when you told me that they were true people. Isang tapik ulit ang binigay sa kanya ni Jaime bago ito tuluyang tumayo para pumunta sa hotel. Hindi niya hahayaan na mawala sa kanya mga ganoong klase ng tao sa mundo dahil masigit sa anumang halaga ng pera ang magagandang ugali at katangian ng mga taong may mabubuting kalooban. He kissed Smiley. Are you ready for our show tomorrow? If your Mama Almira forgives me? May lalaki ka sa akin, Smiley. Meow ang isinagot ng pusa kaya natuwa na lang siya. Ang bigat. Yun ang nararamdaman ni Almira sa mga sandaling iyon na nasa harap siya ng salamin. Feeling yayamanin. She's earning. Malakas ang kita ng salon niya. Mahina ang 15,000 isang araw kaya kahit paano ay iba na ang buhay nila. Kahit na nakatira sila sa dampa. May kumatok sa pintuan kaya naman tumingin siya roon. Ang mama niya ang lumapit at nagbukas noon tapos ay tumingin sa kanya. Anak, may bisita ka. Sa refleksyon sa salamin, siya tumingin at nakita niya sina Don Jaime at Doña Esmeralda. Pwede ba kaming pumasok? Tanong ni Esmeralda. Oo naman po. Anya kahit na may sakit siya ng kalooban. You're so beautiful, Almira. Ano yun habang nakatitig sa kanya? Ang papa niya ay hindi nagsasalita pero nakatingin sa kanya. Salamat po, Doña Esmeralda. Upo kayo, kumpadre. Sa wakas ay sabi ni Juanito sa mga iyon. Salamat, kumpadre. Jaime said with a smile. Hindi yata nakatiis ang matanda ay niyakap ang ama niya kaya halos mapaiyak siya dahil doon. Hey! Mag-uumpisa na. Labas na mga madir at padir. Maiwan na ang debutant. Sigaw ni Angie sa may pintuan. Nakangiti. Mauna na kayo. Susunod ako. Ani Esmeralda. Tumango naman ang mga magulang niya matapos na magkatinginan. Nakikita niya ang lungkot sa mga mata ng mama at papa niya dahil sa nangyari sa kanila ni Charles. Pero nagpapasalamat siya na kahit ganoon ay maayos na pinakikiharapan ng mama at papa niya ang mag-asawang Adamson. I have something to give you, Iha. Ani Esmeralda sa kanya. Ano po yun? Pinakamasdan siya nito at hinaplos ang pisngi niya. Maraming babae ang dumaan sa anak ko, hindi lang si Gina. Pero wala akong nakita ni isang katulad mo. You made my son so very happy and you inspired him to be good. Hindi mo man tanggapin si Charles ulit. At least, sana pakinggan mo siya, Iha. Sana, handa ka na. Tumango siya ng konti. May inilabas itong puting sobre sa loob ng clutch bag nito. My son wants me to hand this to you. Hindi namin alam kung ano ito pero ipinaabot niya. Diyos ko. Naluluha siyang isipin na isa iyong sulat ng tuluyang pamamaalam. Nakaalis na siya. Ayaw na niyang magbasa ng ganoon dahil uulit na naman ang sakit pero sige. Pakiusap na Esmeralda na pakinggan niya si Charles at isa pa, ayaw din niyang habang buhay na maging unfair. Baka pagsisihan din niya kapag hindi siya nakinig. Open it. Pili nito sa kanya at niyakap siya. Iniwan siya nito sa kwarto na mag-isa at tinitigan lang niya ang kanyang sobre na hawak. Kinig ang mga kamay na binuksan niya iyon. Bond paper ang laman noon. She opened it. Gulat siya
nang makita ang tiket ng papa niya sa loto kasama ang isang sulat kamay. Binasa niya iyon. Hindi iyon ordinaryong sulat. May selyo iyon at may notaryo ng abogado. Isa iyong malinaw na paglilipat ng ari-arian sa kanya bilang isang bagong presidente ng kumpanya at kung sakali raw na sila pa rin na magkakatuluyan, inaalisan ni Charles ang sarili ng karapatan na makakuha ng kahit na ano sa yaman niya, kahit na mamatay siya. Diyos ko, natutup niya ang labi. None of these things would make me happy. Only you. I love you, whether you believe me or not. Pinahid niya ang luha. Ibinalik niya ang mga papel sa sobre at itinago iyon sa kanyang bag. Bakit sa mga simpleng salita na iyon ni Charles sa sulat ay ramdam niya ang pagmamahal? Nagkamali ba siya ng pinaniwalaan? Tapos ngayon, sa pinaka-importanteng araw ng buhay niya bilang isang dalaga, ay wala iyon dahil pinagsalitaan niya ng masasakit. Wala rin sa mga yaman na iyon na magpapasaya sa katulad niya. Almira anak, halika na. Ilala ko na ito. Pinatatawag ka na ni Angie. Ana Sylvia sa kanya. Opo ate. Anya. Naglakad na siya kahit na mabigat ang mga paa. Bakit? Dapat masaya pero nalulungkot siya. Wala ang escort niya. Dito ka sa likod ng pinto dumaan para hindi ka pa nakikita ng karamihan. Angie guided her. Lumusot lang siya sa kurtina at naroon na siya sa isang ginintuang upuan. Sobrang ganda. Parang nahilo at napuno ng saya na may lungkot ang dibdib niya. May malaking screen doon at maya-maya ay may lumabas na video kuha sa pictorial. When the girl turns into a lady, ang pamagat ng mga ipinakikita. May mga ilang litrato siya noong baby pa siya at noong elementarya, sekundarya, mga litrato niya sa pedicab, sa basurahan at sa lansangan. Naluha siya nang makita ang family picture nila sa tambakan. Binigyan siya ng mikropono. Hindi siya handa. Parang lahat ng plano ni Angie ay walang script. May MC na nagsalita. Good evening, kids, ladies and gentlemen, mga nanay, tatay. Nagsalita pa iyon ang nagsalita at parang sikat na DJ iyon sa radyo. Nakikinig lamang siya pero inililibot niya ang mga mata sa buong bulwagan. Umaasa na may makikita siyang Charles. Lumabas sa screen si Smiley kaya napaiyak siya sa mga litrato. Baby pa si Smiley sa mga litrato nila. Lahat nanonood, lahat nakatanga sa monitor. Ilang minuto silang nanood at ang kahuli-hulihang litrato na lumabas ay litrato nila ni Charles. Presenting, anang MC. Tumindig siya dahil alam niyang maglilibot siya sa bulwagan. Tumayo na rin ang ama niya at handa siyang samahan bilang escort niya. The gorgeous escort. Todong ngisi ang papa niya sa lahat at nagbaw pa. Kumaway iyon, proud na proud. Bakit wala yun sa screen? Mali ang tutok ng kamera. Humakbang iyon papunta sa kanya. Charles Adamson. Ha? Agad na napatalon si Juanito at napalinga. Ano? Kailan pa naging Charles Adamson ang papa niya? Mali. Mali ang MC. Hindi siguro na-rehearse ni Angie na hindi nakasala si Charles doon. Today? Umere ang boses na iyon sa speakers. Nag-iyawan ang mga kaklase niya at nagsigawan. Nawala ang pormalidad ng lahat pagkarinig doon. Diyos ko, umilis ang kabog ng dibdib niya. Si Charles iyon. Hindi siya pwedeng magkamali sa mamaos-maos at maotoridad na boses na iyon ng boyfriend niya. I am going to witness the girl as she steps into the world of being a legal lady. The door swung open and there he is, standing in his tuxedo. May pusa sa tabi nito. Si Smiley. May himatay siya. Napatakbo ang ama niya sa kinauupuan kanina. I will not going to miss this ever because this is the start of the day wherein I am able to marry her. Napayuko siya at lumuha. Naglalakad si Charles papalapit sa kanya kasabay si Smiley. I hurt her, but I'm sorry. I'm so deeply sorry, especially to her parents.
who witnessed their princess cry because of me. I can promise, though, that she'll no longer cry. But no matter what happens, I will never ever look for another woman because she's the only TikTokerist that I need. I love you so much, Almira de Magiba Adamson. And tonight, I want to ask you in front of these people before you finally turn 18. Sumulyap ito sa wristwatch. 9 minutes from now. May kinuha ito sa bulsa ng coat at isa iyong jewelry box. No. He stopped in front of her and their eyes locked up. He's teary. Nagpahid ito ng luha at siya ay ganoon din. Will you marry me soon? Nag-iyawan na naman ang mga kaklase niya at si Valerie ay sinasakal na nina Lovely at Tina. Nasa iyo na lahat ng akin. I don't need any of them. You will not share them to me. All that I need is your answer. Will you marry me if you already forgiven me, Almira? Tumingin siya sa mga magulang niya. Umiiyak ang mamay niya at si Doña Esmeralda. Sagot na, bebe. Anito. 5 minutes na lang. Yes. Sabay-sabay at ulit-ulit na sigaw ng mga kaibigan at kaklase niya at maya-maya pa ay nakikisigaw na rin ang iba. She looked at her father. Nagpahid iyon ng luha pero masaya ang mukha. Mahal mo pa ba ako? Naluluhang tanong ni Charles sa dalaga. Mahal na mahal kita. Sa billboard man o personal, ako ang kaisa-isang basura na humahanga sa'yo mula nang una kitang nakita sa harap ng kumpanya mo. Magpapakasal ako sa'yo. Ang lakas ng sigawan doon at namalaya na lang niya ay isinusuot na ni Charles ang sing-sing sa daliri niya. Kinabig siya nito sa bewang at walang babalang hinalikan sa labi. Naiya siya dahil sumigaw ang papa niya pero wala iyong kamalay-malay na isinukunan niya ang lahat at hindi pala siya nagkamali ng pinili. 10 9 8 Nag-umpisa ang countdown para sa birthday niya. Eksaktong alas 6:16 kasi siya ng gabi pinanganak. When the timer hits 1, Charles puts her hand on his arm and started walking her. Para siyang hindi makapaniwala. Nakatingin siya sa mukha nito at tinititigan. I'm real, he said to her. And I'll forever be real. Me too. Umiti siya rito kahit na parang may luha sa mga mata niya. Dalawa nangyari ng gabing iyon. Isang debut at isang engagement. Engagement ang paraan nito ng paghingi ng tawad. Pag-surrender sa kanya ng lahat ng mga ipinagyayabang nito sa buhay na siyang nagpapasaya rito noon. Pero napalitan pala niya ngayon. He doesn't even have to explain what happened. All that she knew is true to her. He is real. They both real though they came from different worlds. They collided as one and will always be. It's been 6 years already and now Almira is standing at the podium with her speech, wearing her special toga. Nasa harap niya mga magulang at ang kanyang asawa at anak na lalaki. Oo, may anak na sila ni Charles at mag-aanim na taon na rin. Maswerte lang siya na hindi siya natigil sa pag-aaral dahil eksakto sa bakasyon ng panganganak niya. Nagtapos siya ng aeronautics pero hindi man siya makapagpiloto, masaya siyang natapos niya ang kaisa-isa niyang pangarap noon pa man. Graduate na siya sa araw na iyon with flying colors. Summa cum laude siya. Pinagsumikapan niya iyon sa kabila ng lahat ng hirap ng pagbubuntis at panganganak. And she made it. She is now ready to help her husband with their business because he had been there for her and never left her. He supported her and loved her, respected her, and above all, respected her parents. Iyon ang mahalaga sa lahat. Hindi lang sa kanya may respeto ang mister niya, kung hindi sa mismong mga magulang niya. Ngayon, natapos na siya sa mga gusto. Gusto naman ng asawa niya ang gagawin niya, dahil lahat ng gusto niya ay ibinigay naman ito ng walang pag-aalinlangan. He gave her everything, though their relationship is not perfect. That's the fact and the reality. She is also willing to give
not just to grab and take over and over again.